everyone, mga ka-Jansky! So, kumusta po kayo? So, for today's video ay may bago na naman tayong share sa inyo na mga bagong pampaswerte na kung saan ito ay makakatulong upang mas lalo pang lumago ang inyong pangkabuhayan at para mas lalo pang makaakit ang swerte papasok sa inyong mga tahanan. So, bago ang lahat, so dapat ikaw ay naniniwala sa mga ganitong usapin at ikaw ay may 100% pagtitiwala sa iyong mga sarili na mangyayari ang lahat ng inyong mga ninanais sa inyong buhay. So, dapat ikaw ay positibo dahil kung ikaw lamang ay naku-curious at gusto mo lang gawin yung mga bagay-bagay na ito kung susubukan mong may swerte ba talaga. So, hindi ka naman naniniwala talaga. So, useless lamang ito at wala din mangyayari, okay? So, kinakailangan na meron tayong 100% pagtitiwala. So, bago ang lahat mga ka-Jansky, huwag niyo munang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at pakipalo na lang yung ating FB page, okay? So, anyway, huwag na natin pabain to. Without further ado, let's start now. So, welcome back mga ka-Jansky. So, for today's video ay may bago na naman tayo i-share at ito nga ay ang luya, okay? Ang luya or ginger at sa Bisaya naman, ito ay tinatawag namin na luya, okay? So, hindi alam niyo ba na sa mga sinaunang Griego mga ka-Jansky na ang luya ay tinataguy ang ito ay isang magical root. Dahil lahat ng mga pagkain na hinahaluan nito ay hindi agad napapanis. At ayon naman sa mga modernong pag-aaral mga ka-Jansky na ang luya o ang ginger, ito ay nagtataglay ng antimicrobial property na kung saan ito ay mabisang pamuksa ng mga mikrobyo gaya na lamang ng mga salmonella. Din mga ka-Jansky, di ba pag kumakati yung ating lalamunan, meron tayong sore throat, so ating isang home remedies dyan na pinakamainam tsaka mabisa na napaka-epektibo ay gumagawa tayo ng salabat, di ba? So ito yung pinakamainam na pantanggal na kung saan kung meron tayong mga mikrobyo dyan na sa ating mga lalamunan na kumakati or ganon, so yun yung isang home remedies na sa luya yung ating iniinom. At ito rin ay mabisang pantanggal sa mga fatigue. Okay? So maraming gamit talaga ang luya. At hindi lamang ito bilang sa ginagamit sa mga home remedies. Ito rin ay sa magical world na ito rin ay isa sa tinaguri ang magical herb na kung saan ang luya ay isa sa mga halamang ugat na nagtataglay din o mabisa sa pang-akit ng swerte. So, hindi lamang yung mga naitampok na natin. Kung kayo ay nanonood dito sa ating video mga ka-Jansky na yung ating lagi natin minabanggit na ang dahon ng laurel, ang cinnamon powder ay mabisang pampaswerte. So, dingin pala sa atin na ito din palang mga luya ay talagang mabisa rin pampaswerte na makaakit sa usaping yaman man o pananalapi. Ito ang iba't ibang gamit ng mga luya mga ka-Jansky. So, ang gagawin nyo lang ay magtanim kayo ng mga luya sa inyong mga paso, sa inyong mga tahanan. Dahil sinasabi na ang pagtatanim nito sa paso ay nag-a-attract ng swerte o kasaganaan sa pamilyang nakatira rito. Okay? At pagkatapos, ang sinasabi naman na yung luya na parang hugis tao. Okay? So, pag may nakita kayong hugis tao na luya, ay gawin nyo ito, talian nyo ito ng pulang panali. Dahil ito kasi ang nagsisilbing protection charm ninyo na siyang ilalagay nyo sa inyong mga main door o sa inyong front door. Isabit nyo ito doon ng inyong pulang panali. Dahil ang pulang panali ay siyang magka-activate ng energy para mas lalong makaakit ng swerte o maging mabisa ang ating luya. So, pwede natin isabit ito sa ating mga main door dahil siya itong magsisilbing protection natin, hindi lamang sa pang-akit ng swerte at sa mga kabalasan o mga negative energy na maaaring pumasok sa ating pamamahay. Ano naman kung kayo ay mga taong lagi na lamang kapos sa pera mga ka-Jansky at lagi na problema na sana ay gusto nyo tuloy-tuloy lamang ang pasok ng swerte sa pananalapi at lagi hindi na kayo magiging gipit. So ang gagawin nyo lamang bilang pampaswerte sa inyong mga pitaka ay magbubud lamang kayo ng ginger root na powdered, okay? Powdered ginger root. So, magbudbud lamang kayo nito sa inyong mga pitaka upang kayo ay siswertehin at hindi na kayo magigipit at tuloy-tuloy lamang ang pasok ng pananalapi sa inyo. Pwede rin kayong magbudbud dito sa inyong mga bulsa, okay mga ka-Jansky? And the next is, pwede nyo sunugin din ang powdered ginger root sa pamamagitan ng baga or apoy. Dahil sa pamamagitan ng pagsunog nito mga ka-Jansky, ay makakaakit kayo ng mga swerte kung sa anumang mga larangan na inyong nais na gagawin o kayo magbukas ng mga negosyo, mga hakbang o mga pagpaplanong inyong gagawin. Kapag meron kayo naiisip, bago nyo gawin yan ay magsunog lamang kayo sa baga o apoy ng powdered ginger root ng luya dahil ito rin ay nakakaakit ng swerte at kayo ay magiging matagumpay sa inyong mga sa mga lalangan na inyong papasukin. Okay mga ka-Jansky? So, nariyan ang mga
pampaswerteng mga bigay sa atin ng luya na akala natin ito lamang ay isang sangkap sa pagluluto na nakikita lamang natin sa kusina. Pero ito pala ay may hatid na swerte sa atin, hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa pangkahalatan, sa ating pangkabuhayan, at ito rin ay kumukontra sa mga kamalasan. So, marami na kayo natutunan mga Akajansky. So, kung nagustuhan niyo ang video na to, ay pakilike naman yung ating video, at kung meron kayong nais na dagdag o mga gustong i-share ng mga inyong mga karanasan at sa pamamagitan ng paggamit ng luya na kayo ay sinuwerte, paki-comment lamang sa video. So that's all for today mga Kajansky, at sana i-affirm nyo agad sa inyong masarili ang mga swerteng darating sa inyong buhay. Huwag kayong maging nega, okay? Dahil kung tayo po ay positibo at maraming magagandang mangyayari ang darating sa ating buhay. So huwag po tayong sumuko, at kung marami naman tayong problemang dinaranas ngayon, so don't give up and always pray. At manalig lamang po maging positibo at gumawa po tayo ng hakbang aksyon o mga gagawin. Huwag mo tayong hayaan na yung dumaan ng isang araw, hindi po tayo naging produktibo. Gumawa po tayo ng mga bagay kung paano po tayo umangat. Okay? Huwag po tayong mag-give up sa buhay. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Okay mga Kajansky? That's all for today at maraming salamat. Keep safe everyone and see you again on our next one. Bye!